y'all, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, I'm going to finally show you what's inside my gaming room slash office. Itong room na to, matagal ko na siyang mini-workout ever since nag-start yung pandemic kasi nga nauso ngayon yung mga home office. Ang original plan ko talaga, since ayun nga, ang bagal na nung luma akong laptop, bibili na lang ako ng bagong laptop na gaming na pwede ko rin magamit sa pagtatrabaho ko. Kaso, ayun nga nung nauso yung mga work from home, sabi ko, ba't di na lang kaya ako magbuo ng gaming PC ko na pwede ko rin magamit sa trabaho ko. So, last year, mga bandang October, November, mga ganun, since na-hire na nga ako ulit, so meron na akong trabaho ulit, yun, nag-start na akong mag-build and mag-tanong-tanong kung mag-research kung ano yung mga magagandang build at saka yung mga kung magkano yung magagastos ko kapag ka nagbuo ako ng gaming PC. And then, ayun, pinaganda ko lang din tong buong kwarto kahit sobrang liit lang niya. And halos lahat ng gamit na nandito sa kwarto na to, nabili ko lang din sa Shopee. Sa Shopee kasi talaga ako bumibili ng mga gadgets, accessories, damit. Itong suot ko ngayon na pantulog, nabili ko lang din to sa Shopee, sa Jukaykay. Magkano nga to? 199 pesos. T-shirt at saka meron na siyang kasamang pajama. Sobrang comfy, lalo na kapag ka naka-aircon. Ang sarap matulog na naka-pajama. And just in time, dahil malapit ang 4-4 mega shopping sale sa Shopee, just in case meron kayong makita dito sa kwarto na to that you find interesting, don't forget to check the description below kasi dyan ko ilalagay lahat ng links kung saan ninyo matatagpuan yung mga products na yan. And then, check out nyo na kaagad-agad kasi baka ma-sold out. And also, don't forget to use Shopee Pay kasi mas maraming deals ang Shopee Pay. Like mga cashback vouchers, free shipping vouchers. You can also use your Shopee Pay kapag magbubayad kayo ng bills and kapag bibili kayo ng load. O diba, hindi nyo na kailangan bumunta ng tindahan para makapagpa-load kayo. All you have to do is go to your Shopee app and then punta lang kayo dun sa Shopee Pay. Hanapin ninyo yung bills payment or yung buy load option. Tapos sundan nyo lang yung instruction kung paano kayo makakabili ng load and kung paano kayo makakapagbayad ng bills. So, ganun ka-convenient ang paggamit ng Shopee Pay. Bukod sa marami na kayong mga deals like cashback vouchers, free shipping vouchers, you can also use your Shopee Pay sa pagbabayad ng bills and kapag ka bibili kayo ng load. So I suggest whenever na meron kayong bibilin sa Shopee, Shopee Pay na lang yung gamitin ninyo kasi mas makakatipid kayo and mas convenient pa siya kasi hindi nyo na kailangan na mag-abot ng pera kapag ka darating na yung deliveries ninyo. So without further ado, mag-start na tayo sa ating room tour kasi excited na lang ako sa inyo pakita yung kung ano yung improvement dito sa kwarto na to. Papakita ko na lang yung before, kung ano yung itsura niya dati, and then yung itsura, kung ano yung itsura na niya ngayon. Okay, so unahin natin tong part na to, itong dito sa pader na to. Itong pintuan na to, hindi na siya nasasara. Hindi naman siya sira, pero hindi ko lang siya sinasara kasi yung floor, sira-sira na siya. At saka pag sinara ko to, summer na ngayon, sobrang init na, diba? Ba't pa ako magsasara ng pinto? At saka yung likod niya, punong-puno ng mga boxes. Andyan kasi namin nilalagay yung mga box ng mga appliances na pinagbibili namin. Mga monitor, tapos ayan, nakita niyo ba yan? May mga bubble wrap na sumisilip. Ayan. Tapos, dito sa gilid na to, andito yung mga bag ko na wala na kasi ako mapaglagyan. So, diyan ko na nilagay. Ito yung mga bag na ginagamit ko kapag halimbawa mag-grocery or dyan-dyan lang yung punta. Nabili ko tong dalawa sa Shopee. Ito. Parang 100 something lang tong puti na to. And then yung black parang nasa 200. Binili ko lang tong black kasi nakyutan ako. Mukha siyang Chanel kapag malayo. Pero hindi naman. Ano ba? Ayaw mag-focus. Ayan. Mukha lang siyang Chanel pag malayo. Tapos, hindi naman pala kasha yung phone ko. Sayang naman. Pero kasha naman yung wallet ko. Tapos, itong CK na bag na bigay sa akin ng nanay ko. And then, ito namang cherry blossom na hook na sabita. Nabili ko yan sa grocery kasi wala lang. Binili ko lang. Noong una, binili ko lang kasi cherry blossom at saka pink. Hindi ko pa alam na mapapakinabangan ko pala siya ng ganyan. And then, meron ako ditong ID holder na bigay sa akin ni Ma'am Donna. Ayan. Alam ko sa Shopee din niya to nabili. And then, dito naman tayo sa part na to. Meron ako ditong tatlong Disney princess na figures. Yung unang Funko Pop, itong Rapunzel na to, bigay yan sa akin ng ex ko. Tapos, itong Cute Basket na nasa gitna, binili ko yan last year.
sa Geek PH sa Shopee. And then, itong si Anna, bigyan sa akin ng boyfriend ng friend ko. Hindi ko matandaan kung Pasko yun o birthday ko. Basta bigyan niya yan sa akin. Tapos, yung mga kasama niyang snowman. Kasi nga, malambot tong fur, hindi na kayang tumayo. Tapos, si Rapunzel, hindi na rin niya kayang tumayo. Kaya, ang ginawa ko, ayun, inaapakan na lang niya si Pascal para tumayo siya. Itong wooden na patungan na to, na parang swing, ganyan. Dati nandun yan sa sala namin, kaya lang, ang nakalagay dyan dati, dalawang halaman. Kaya lang yun nga, hindi kami marunong mag-alaga ng halaman. Namatay yung mga halaman, kaya nilagay ko na lang siya dito sa kwarto. At saka kasi kailangan ko ng patungan para nga sa ibang mga figures kasi dumadami na sila. So, ayan. And then, meron ako ditong whiteboard. Simula nung nilagay ko yan dyan, mas naging productive ako. Kasi, kapag ka nakaupo ako dun sa gaming chair ko, tapos na ako sa isang task, pagtingin ko dyan, alam ko na kaagad kung ano yung gagawin ko. Although, minsan, kasi nga, hindi naman maiwasan na tamad-tamad tayo. Hindi ko rin nasusunod yung mga pinagdalalagay ko dyan. Pero most of the time naman, nasusunod ko naman siya. Ayan, nakalagay dito, to do. Tapos, kung ano yung mga gusto kong gawin. Like, ayan. Mga tutorials, covers. Tapos, dito naman yung mga days. Sunday to Saturday. Tapos, ayan. And then, dito naman sa kabilang side. Itong, ano na to? Itong, ang tawag dito? Grid. Kinemerot na yan. Nabili ko lang din yan sa Shopee. Dalawa yan na square. Pinagdikit ko lang. Tapos, meron yung fairy lights. Ayan. Dito ko nilagay yung... Ay, natatanggal yung picture. Wait. Huwag ka matanggal. Ay, ano ba yan? Ayan, laglag na. Ayan, nilagyan ko lang siya ng fairy lights. Tapos, yung battery, nilagay ko dito sa padel. Tinikit ko dyan. Para kapag kabubuksan ko, madali na lang siyang i-on off. Ayan. So, nilagay ko lang yung mga pictures namin dyan ng mga friends ko. Ayan. Hindi ko pa lang siya napupuno kasi hindi pa ako nakakahanap ng mga pictures na gusto kong ilagay talaga dyan. Pakita ko muna sa inyo kung ano itsura niya kapag may ilaw. So, ayan, nalagay ko na yung battery. And then, moment of truth. Ay, wait, pa ganun pala. Tcharam! Oh, diba? Ang ganda. Patay natin ilaw. Oh, diba? Ang ganda. Minsan kapag naiinitan ako dun sa ilaw ko dito sa kwarto, yan lang yung binubuksan ko. Tapos, okay na ako. Ako kasi mas gusto ko rin yung pagka nagko-computer ako, medyo madilim. Ayoko nang maliwanag na maliwanag talaga. Buksan na natin. And then, patayin na natin kasi sayang ang battery. Mahal. Mahal ang battery. And then, meron ako ditong nilagay na, ayan, nagbablurred na naman siya. Meron ako nilagay dito na foam. Na akala ko pang soundproof. Pero sa totoo lang, nakatulong din naman talaga siya kapag ka nagre-record ako ng guitar or ukulele. Mas maganda yung sound quality na napoproduce niya simula nung nilagay ko yung foam na yan. So, sa Shopee ko din yan nabili. And then, dito naman sa side na to, ayan, more figures and more mga kung ano-anong gamit. Meron ako ditong dried flowers. Ito, bigay ito sa akin ni Ken nung Valentine's. This is from Bloom's Artisan. Tapos, itong vase, nabili ko lang to sa Shopee. Hindi siya babasagin. Plastic siya. Ayan, sobrang gaan lang niya. Tapos, meron ako ditong mga tumblers. Tumbler collection. Ito, from Starbucks. At saka to, sa Starbucks din to. Kasi, gusto kong mag-collect ng Starbucks tumblers na Sakura Edition. Nakalimutan ko na kung anong year ko to nabili. Parang 2016, 2017, ganun. Wala akong 2018 tsaka 2019. Ito, 2020. Last year ko siya nabili. Tapos, meron pa akong dalawang Starbucks na Sakura Edition. Japan Edition naman yun. Wala pa lang siya sa akin kasi pinabili ko lang siya sa friend ko sa Japan. Hindi ko alam kung kailan ko siya makukuha. And then, more figures over here. Meron akong dalawang Nendoroids. Unahin natin tong si Hinata Shoyo. This is from Habay Toy Store. Nabili ko yan sa Shopee. And then, ito naman si Giyu sa Big Boys. Pre-order ko yan. Tapos, meron ako ditong Dotakins na Pudge. Ito galing to dun sa, VIP box nung Manila Majors ata or nung Dota All-Star. Hindi ko maalala. And then, meron ako ditong Hatsune Miku na... Wait. Pakita ko sa inyo.
kung gaano siya kaganda. Hatsune Miku na Sakura version. 2020 version to. Kasi hindi ko napansin na meron palang pre-order si Habite para dun sa 2021 version. So, ayun. Wala na. Abangan na lang ako sa Shopee kapag nag-post sila. And then, last figure is my Windranger Figma na ayoko nang kunin. Basta, ayan. Windranger Figma. And then, meron ako ditong fly na pin. Test lang to kasi, ayan, magbibenta kami nito sa Shopee soon. Tapos, meron akong guitar pick dito na hindi ko alam kung bakit nandyan. And then, ito naman, lantern to na bigay sa akin ni Ma'am Donna, yung friend ko. Galing siya ng Taiwan. Pasalubong niyan sa akin. And then, ito, meron ako ditong parang holder ng picture. 21 pesos lang ata to. Isa lang yung binili ko. Kasi wala na rin naman akong paglalagyan. So, ayan. Nakitan lang ako. Iba-iba din yung design yan. Merong flamingo, merong round, merong heart. So, ayan. And then, meron akong printer dito na Epson. This is an Epson L3310. Nabili ko rin to sa Shopee. Meron na siyang kasamang pigment ink. Sobrang tagal ko nang ginagamit niyan, pero ang tipid niya sa ink. Tapos, meron ako ditong waybill papers para sa mga umu-order, ganyan. Itong printer na to, ginagamit ko siya pang print ng mga stickers, ng mga waybills, ng mga ano-ano documents. Ayan, very useful yan sa akin sa business at saka sa mga kung ano-anong bagay na pinagagawa ko sa buhay. And then, meron ako ditong drawer na nabili ko sa Lazada naman to. Nung dumating to dito, hindi pa yan ganyan. Ako yung mismong nag-assemble niyan. Sobrang hirap kasi kailangan pala pagka in-assemble yan, kailangan ng electric drill. Eh wala akong ganun, kaya pinwersa ko lang siya ng gamit yung screwdriver. Sobrang sumakit yung kamay ko nung binuo ko tong drawer na to. So dito sa first layer, andito yung aking mga kalat. Ayan, dito sa first layer, andito yung mga charger, ganyan, mga kung ano-anong cables, mga charger ng phone, ng camera, ng kung ano-anong mga gadgets. Meron ako ditong tripod ng GoPro. Andito rin yung makeup kit ko na ginagamit ko pang everyday makeup pagka mag-aayos ako for video. Tapos meron ako ditong extra na Fujifilm Instax film. Dito ko rin nilalagay yung mga extra ink ko, lens, and itong rose gold na tray na to na organizer. Nabili ko din yan sa Shopee. Meron din ako ditong extra fairy lights and my external hard disk. And then, dito sa second layer ng drawer, ayan, yung mga piniprint ko para sa mga pop sockets, stickers, ayan. Pero hindi pa yan lahat kasi yung mga papel na ginagamit ko, yung mga extra, sa iba ko nilalagay kasi hindi kaya nitong drawer. Masyadong mabigat, nasisira. Ayan, pang magagaan lang siya. Tapos, ito namang third layer, andito yung mga abubot pang marami. Itong ano na to, itong pink na maliit na envelope na to. Binili ko to sa Shopee. Tapos, nung binili ko siya, hindi ko pa talaga alam kung saan ko gagamitin. Nakita lang ako kasi cherry blossom at saka pink. Tapos, nung isang araw, naglilinis ako dito sa kwarto. Tapos, napansin ko na ang dami ko palang mga, yung mga warranty. Dahil nga sa mga appliances na mga pinagbibili namin dito. Sabi ko, yun, i-purpose na yung ano, envelope. So, dito ko nilalagay yung mga warranty, ano, ng mga gadgets, like ng camera ko, phone, at saka yung mga electric pan, at saka ng mga air fryer, ganyan. So, yun, dyan siya nakalagay lahat. And then, ano ba yan? And then, meron ako ditong mga headbands. Tapos, yung wallet ko na bigay sa akin ni Ma'am Donna. Itong wallet na to, may laman tong pera, dito ko nilalagay yung ipon ko dun sa, ang tawag doon, Invisible Money Challenge. Ayan, ginagawa ko kasi siya eh. Yung kapag nakaka-receive ako ng 50 pesos, hindi ko gagastusin. Itatabi ko lang tapos by the end of the year, tsaka ko siya kukolektahin. Ayan, and then mga wet wipes.
Tapos, mga phone cases. Sobrang daming phone case. Ayan, lahat na nabili ko sa Shopee. Again, link in the description box. Ayan, Tokyo, Disney Princess, kung ano-anong phone case. Tapos, meron ako dito mga headbands. Tapos, wala, mga ano lang talaga to. Kalat. Yan. And then, kapag nag-move pa tayo dito, andito na ang aking workstation. So, ayan yung computer ko. My monitor, keyboard, mouse. Ayan. Unahin natin dito sa side. Meron ako dito ang calendar. Siyempre, hindi ako mabubuhay talaga na walang desk calendar. Nabili ko rin to sa Shopee sa Chum Paradise. Tapos, meron akong alcohol, siyempre. Meron ako ditong controller na ginagamit ko kapag ka maglalaro ko ng Tekken or any games na mas magandang laruin kapag may controller. Nabili ko rin to sa Shopee. Masa 1,200 something to. And then, itong thumb grip. Sa Shopee ko din siya nabili. And cherry blossom. Ang cute. And then, itong patungan ng controller sa Shopee ko rin yun nabili. 500 pesos. Ayan. Tapos, meron ako ditong salamin. Oil control film. Headset. Tapos, yung aking wallet. Ayan. Meron ako ditong white flower. Hindi ako mabubuhay ng wala yan. And then, here's my monitor. Asus TUF Gaming. Nakalimutan ko yung complete name nung model niya. Kasi masyadong magulo. Ang daming letters at saka ang daming numbers. And then, meron ako ditong mga... Meron ako ditong mga maliliit na figures na Demon Slayer. Ayan, si Rengoku, si Giyu, si Tanjiro, at saka si Zenitsu. Lapitan natin ng konti. Ayan, ang cute! Ang cute-cute. Ayan. Nabili ko yan lahat sa Habite Toy Store, sa Shopee. And then, meron ako ditong Rilakkuma na phone holder na hindi ko na ginagamit. Dinisplay ko lang dyan. Tapos nilagay ko tong Shopee Ambassadors na pin kasi wala akong mapaglagyan. And then, andito naman yung aking Razer Kitty Kraken na headset. Tapos meron din akong headset stand, syempre, na Razer din. Mousepad. Mouse and keyboard. And then, dito naman tayo kasi nakalimutan ko na may gamit pa pala dito. Papunta na tayo dun sa kabilang side. Meron ako ditong dalawang cherry blossom na coaster. Isang white at saka isang pink. Ayan, dito ko pinapatong yung tumbler ko. Tapos, itong isa, dito ko naman pinapatong yung mug. Pang-tsaa. Kasi minsan pag umaga, nag-tsa-tsaa ako kapag ka feeling ko parang bloated ako, ganun. And then, andito naman yung aking... Itong dalawang to sa Shopee ko din siya nabili. 79 pesos each. And then, meron ako ditong phone holder. Diyan nakalagay yung dalawa kong phone para kapag kami nag-text, may tumatawag, nakikita ko kaagad. Tapos, yung phone holder, nabili ko rin yan sa Shopee, syempre. And then, dito naman tayo sa aking gaming PC. Wait lang, may napansin pala ako. Nakalimutan ko. Ito palang cable bite na to na si Shinobu. Nabili ko din pala to sa Habite Toy Store. Dalawa yung nabili kong ganito. Yung isa nandun sa charger ng phone ko. Tapos, yung isa, ayan, dyan ko nilagay. Hindi ko kasi namalayan na dalawa pala yung order ko. And then, here's my gaming PC na merong mga figures sa taas. In-explain ko na yan sa separate na vlog kung ano yung specs ng computer ko, kung saan ko pinagbibili yung mga parts, at kung magkano yung nagastos ko sa buong build na yan. Tapos, naglagay lang din ako ng dalawang figures sa loob. Nilagay ko si Kanao at saka si Shinobu. And then, meron akong mga figures dito sa taas ng gaming PC ko. Meron akong Shinobu Kocho na Banpresto figure dito. Ayan, this is from Persona PH ba yung pangalan ng store nila sa Shopee? Basta yun, sa Shopee ko siya nabili. Tapos meron ako ditong Kanao Sayuri na minifigure. This is from Habite Toy Store din. Meron pa akong isa pang ganito. Shinobu naman, kaya lang di pa siya dumarating. Tapos sa ibang store ko kasi siya nabili. And then meron ako ditong Kanao Sayuri na Banpresto figure. This is from Big Boys naman. Tapos sa likod niya meron akong 3D LED lamp na Kanao din. And then meron ako ditong
your name na figure. Pero ano lang tong dalawang to? Fake lang yan. Kasi wala akong pambili ng original. Ang mahal kasi 3.5 yung isa. Wait lang. Hindi masyadong makita kasi meron akong LED light. Ito si Mitsuha. Itong si Mitsuha, ang ganda niya. Para siyang ano, original. Pero pagka nilapitan mo, dun mo malalaman na fake. Kasi yung buhok niya hindi ganun ka pulido. Pero ang ganda nung pagkaka-paint sa kanya, pag malayo, hindi siya mukhang fake. Etong isa, si Taki, ito yung mukhang fake talaga kasi hindi niya talaga kamukha. Ayan o. At saka yung pagkaka-paint, alam mo na medyo off. And then, andito naman yung aking mic na ginagamit pang cover. This is a Samsung C01U Pro. Tapos itong mic stand, nabili ko naman to sa Shopee. Itong mic na to, sa Lazada ko siya nabili. Pero kung makakahanap ako ng ganitong mic sa Shopee, ilalagay ko na lang din sa description box yung link. Itong ribbon na to. Ito yung ribbon na galing dito sa fur na tela na to. Ito palang fur na to, sa Shopee ko din siya nabili. 500 pesos yan, yung ganyang kahaba. Ayan, kaya ako lang naman to binili kasi para lang design, ganun. Para lang, ano, maganda lang siyang tignan. Tapos wala na akong nagawa nung para dito sa part na to. Ayoko naman siyang gupitin kasi baka magamit ko pa naman tong excess na tela sa ibang bagay. So, ayan. Nayaan ko na lang na ganyan na lang muna siya sa ngayon. So, that's it for my gaming PC and my recording microphone. Tapos nakalimutan ko, meron pala ako ditong painting. So, ayan painting na yan. Ako mismo yung gumawa niyan. Ayan, may pirma ko dyan. Parang your name inspired, ganun na painting. Tapos yung canvas na yan, nabili ko lang din yan sa Shopee kasi masyadong mahal kapag ka sa mall bibili ng mga canvas. So, maganda naman yung kinalabasan niya. For me, maganda naman siya. At saka first time ko talagang mag-paint sa canvas kasi hindi ako talaga magaling sa yung sa painting. Marunong ako mag-drawing, pero hindi ako magaling talaga mag-paint. So, yan yung first attempt ko sa watercolor painting. And I'm so proud of it kasi maganda naman yung kinalabasan niya. At saka madami natuwa dyan sa painting na yan. Pero, hindi ko original art yan kasi meron lang din akong ginayahan yan sa YouTube. And then, dito naman sa part na to, ito na actually yung last part. Dito sa may hook kasi ulit dito eh, na matagal na yan dyan. Nakalagay na talaga yan dyan. Nung lumipat kami, dyan ko na lang nilagay yung bag na ginagamit ko pang mall. Ito kasi yung bag na to, ito talaga yung light kong ginagamit kapag gumagala kami. Kasi kasha dyan yung camera ko, phone, wallet, payong, ayan. Tapos, meron ako ditong Kanao Suyuri na keychain na plushie. This is again from Habay Toy Store. And then, meron ditong isa pang hook. Dito ko naman sinabit yung ano ko, yung Instax Mini Liplay ko. Itong case at saka yung mismong Instax camera sa Shopee ko pa rin nabili. Meron akong ginawang, ay nako, nag-blurred na naman. Meron akong ginawang unboxing video nito. Panoorin niyo na lang kung gusto niyo ng konting reviews about this Instax camera. And then dito naman sa part na to, andito yung mga ballpen ko, mga notebooks, ganyan. Tapos ito, hindi niyo ito mahanap sa Shopee. Ito yung ano, laman ng Yume Twins na subscription box ko. Na in-unbox ko last time. And yung Shiba Inu na plushie. At saka si Nezuko na mochi plushie. And then meron ako ditong jewelry box. Hindi naman kasi talaga nakalagay ito dito. Nilagay ko lang dyan para lang may extra design. So itong jewelry box, this is from Shopee din. Ayan, dyan ko pinaglalagay yung mga hikaw, kwintas, mga clips, ganyan. Tapos, andito naman yung mga notebooks ko. Tsaka mga Shopee vouchers, notepads, mga pen, suklay. Itong mga highlighters na to, sa Shopee ko din siya nabili. Tsaka to, ito, sa Shopee din to. Itong film camera, this is also from Shopee. At saka yung film sa loob nito. So, Shopee ko rin nabili. And itong mga shoe boxes na to, this is for 599 pesos only. Tapos 12 pieces na siya. Iba-iba yung colors niyan. Merong blue, merong white, merong pink, meron ding purple. Ayan, mamili na lang kayo dun sa options kung ano yung kulay na gusto ninyo. Mas maliit siya at saka mas manipis siya compared dun sa Shoemate.
Kung mapansin niyo sa mga lumang videos ko, yung nakalagay dyan dati, yung sobrang kapal at saka sobrang laking mga shoeboxes, ayan, medyo manipis siya. As you can see dito, ayan, no, parang manipis lang talaga siya. Pero sturdy naman siya kapag nakastack ng ganyan. At saka, kung mapansin niyo nakapatong dyan yung mga notebooks ko. So, nasusupport niya pa din kahit medyo malambot siya. Ang technique na lang dyan, dito sa unang dalawang layer, ang ilagay ninyo yung mga box na ganito para meron pa rin siyang suporta dito sa kung ano man yung ilalagay ninyo sa taas. So, ayan. Kasya naman dyan yung mga malalaking shoes like yung D-Lights. Kasya din yung mga boxes pa. Ako kasi ayoko ng yung sapatos lang yung nakalagay. Gusto ko na nilalagay ko pa rin yung mismong box ng shoes. So, ayan. And then, dito naman sa last part ng ating room tour, meron akong Demon Slayer na poster dito. Galing yan dun sa fan screening ng Demon Slayer Mugen Train. And then, andyan yung aking guitar and ukulele. So, yung guitar stand at saka yung ukulele stand ay galing din sa Shopee, syempre. Tapos, meron ako ditong Yubao na speaker. This is also from Shopee. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa mini room tour na ginawa natin today. And if in case meron kayo nagustuhan sa mga gamit na pinakita ko na nandito sa kwarto ko, all you have to do is check them out sa description below kasi dyan ko lalagay lahat ng links kung saan ninyo matatagpuan yan sa Shopee. Tapos add to cart nyo na and then place order nyo na kasi malapit na rin ang 4-4 mega shopping sale sa Shopee. So ayan, makakakuha kayo ng mga free shipping, mga cashback vouchers dyan. And don't forget to use your Shopee Pay for more deals and para mas makatipid din kayo. So again, thank you so much guys for watching this video. Sana nag-enjoy kayo as much as I did. Give this video a thumbs up if you did. Share this with your friends and syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe to my YouTube channel. At kung gusto nyo matutong mag-ukulele, please do subscribe to my ukulele tutorial channel. Then follow me on my social media accounts and I'll see you on my next video. Bye!